lalakad na tayo. So dito sa connecting ito, papuntang LRT2 to LRT1, makikita nyo yung babahay dito sa gilid. Yan. Diba? Yun ang hinapinoy. Imagine mo, hindi nila mga yero. So may nagbibidyo, okay, maingay. Yan. Makikita mo sa Manila. Tikit-tikit. Mga bahay. Okay, mga tao din. Tikit-tikit na rin. So, ayun sa kabila. Ayan. Ayun yung connecta hanggang sa LRT1. So, doon tayo pupunta para bumiyahe tayo papunta ng City Hall mo. Yun lang kasi ang daan niya. So, ang boundary nito, itong LRT2 hanggang Recto. Then, punta ka rito. Kami ko sa kabila. May problema, macho! Kapito raw ako, ngunit isip ko na may gulong-gulo. Macho! Kapito raw ako, kinagigiliwan dahil may pangalan. Ganito ang buhay, ganito ang buhay ng isang traveler, no? So lahat ng mga daanan, dapat alam mo. Hindi basta-basta na lahat ka lang, eh. Importante pa rin sa lahat yung magtatanong ka. So, ito na yung Maynila, no? Yung Inga, yung Usok, nandito. So, siyempre, yung magagandang lugar. Diba? Kung meron mga negative, meron din positive. Yung Inga yung narinig nyo, may naayos sa kasada. So, yun. Malapit na tayo sa LRT1. So, yun na, oh. Narating natin itong LRT1. So, maglalagay na lang tayo ng ticket para makatawid tayo ito sa kabila. So, ang biyahe natin, ito yung Dorotea Jose, no, yung station na to. Papunta tayo ng City Hall. So, ang baba natin, Central. Okay. Alright. Kunin natin yung ticket natin. So, magbibili kayo ng ticket. Ayan. Ito yung station. Yan ang pilihan natin. So, ito yung ticket natin. O, ayan na yung train. Papunta kayo. Yeah.
face mask natin. So, enjoy Mayro. Yan. Galing tayo doon kanina sa taas. Yan, palabas na tayo rito. So yung dito eh. Ayan. Pwedeng lakarin at pwedeng hindi ka sumakay ng tricycle, pwede rin mag-angkas. So, yun. Ito yung tsura niya.
Nalala ko pa dati sa kabilang yun eh, doon ka pwedeng ano, magparehistro ng ano, no, ng para sa election. Yan. Ito naman yung bulwagan ng katarungan, no, Hall of Justice. So dito may mga tricycle din. Yan. Oh, dito tricycle. Yan. So lalakarin muna natin yung Maynila, no, para mas maganda at mas maintindihan nyo yung paano yung gaano kalayo, no, mula dito sa central na sinakyan ko. O yan. Lapit lang to. O yan yung CCM. CCM. Yan o. Yan, CCM. City College of Manila. Yan yung CCM building. O, regular na classes na tayo ngayon. So face to face na. So yung mga taga PLM. Ang mga PLM yan. May mga bagong transportation na ginagamit, no. Ito yung mga e-trike. Yan. Depende sa layo kung magkano yung range niya. The last time na sumakay ako rito papuntang CCP mula dun sa Vito Cruz, siningil ako ng 75 pesos, no. Dahil dun sa solo passenger ako, no. Kaya tinatawag dun special. Yan. So dito makikita mo may sidecar. Yan, may tricycle. May e-trike. Ito yung mga biyahe papuntang dito sa Maynila, no? Para maikot mo. Ayan. So, nandito na tayo, no? Sa City Hall, meron siyang mall katabi, yung SM Manila. Ayan, makikita natin dito. Ayan. So, yung SM Manila, ayan. Ito yung City Hall. So, papunta na tayo dun sa Clock Tower. Ng Manila City Hall. Kapat lang siya ng SM Manila. So ito siya. Yan yung ano, yung pinaka main entrance ng papasok ng City Hall, no, Manila City Hall. So puntaan na natin yung Manila Clock Tower Museum. All right. Sa loob ng elevator sa fourth floor po tayo para dun sa pagbablog natin sa Manila Clock Tower Museum. So see you guys. Siya yung bantay dito sa elevator. Naila po pangalan, no? Ana po. Ana. Ana po, kay Nay Ana. So, siya yung nag-operate ng elevator dito. Ito tayo sa Clock Tower Museum. Alright, salamat nanay. Salamat din po. So, ito na siya. Maikling kasaysayan ng Maynila. Ang isang makasaysayang lalawigan na kilala bilang Maynila ay sumasaklaw sa mga dating pre-Hispanic na kaharian ng Tondo at Maynila. Ito ang naging kabisera ng kolonyal na Pilipinas kung saan ang Maynila o Intramuros ang nagsisilbing sentro ng kolonyal na kapangyarihan noong 1898. Kabilang dito ang lungsod ng Maynila
at 23 iba pang munisipalidad. Sa kasaysayan, ang Maynila ay dineklara na open city ni General Douglas MacArthur upang maiwasan ang ibayong pagkawasak at pagkawasak sa lungsod sa pagdating ng pagsalakay ng mga pwersang imperial ng Hapon sa bansa noong 1942 upang simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit itinuturing na bukas na lungsod ang Maynila upang maligtas ang metropolitan area mula sa mga posibleng pinsala na pag-atake? Sa pamamagitan ng hangin o lupa, ang Maynila ay dineklara sa pamamagitan nito na isang bukas na lungsod na walang mga katangian ng alayuning militar. Museum. So ito yung sa mga gawa ng mga kaibigan ko, no, na si Mr. Eugene Cubillo, no. Itong entry na to, naalala ko, magkasabay kami sumali sa contest ng NCCA. So isa sa mga nag grand prize. So ito yung winning entry niya. Ayan.
Galing, di ba? Yung style ng artist na to, may hindi siyang gumawa ng ano yun, ng kalawang. Tingnan mo yung artwork niya, di ba? Meron siyang kalawang effects o rust effect, no? Tapos may hilig siya sa kuwi ng pula. Yan yung ano niya, yung tapang ng kulay niya, di ba? So, shoutout kay Mr. Eugene Cubillo, no? Isa sa magaling na artist dito sa Pilipinas, isang contemporary artist. Yan. Hindi lang kay Eugene na nakadisplay dito, marami pang mga artist. So, yun. Parte ng content natin yung art and culture, no? Yung sining at kultura. Napaka-importante na makita ng mga susunod na kabataan yung mga gawa ng mga artist. Diba? Pag sinabing contemporary, yung napapanahon, no? Yung ginagawa nila, yung artwork nila, yung panahon, yung time ng panahon nila. So, yung mga artist, kung ano yung nakikita nila, nararamdaman, ginagawa nila, ginagawa nila sa painting, sa sculpture, yan, ito may sculpture dito, no? Tawag siya kay Jerry Arauz, yung style ng art ng sila niya, kakaiba, diba? So, nandito tayo sa Clock Tower Museum para libutin yung mga gawa ng mga Pilipino artist. Yan. So, yung Manila, isa sa mga binomba nung panahon ng Hapon. So, yung naka-display sa taas, siguro replica na lang siya ng missile bomb. Alright. So, nandito yung mga gawa ng mga sa pang mga local artists. Pero yung inspired na ito, parang origami art, eh, no? Pero yung medium na ginamit niya is metal. Parang bronze metal. Ito naman, yung pagiging Pilipino, no? Yung mga bintanang kakiyari sa Capiz. Tapos yung iba, yung mga tela. So, dinikit niya rito. Ayan, tapos gumamit siya ng mga pigment para dumikit sa ibang kulay. Para magmukha siyang natural beauty, no? Yung flora, yung fauna, yung design niya. Ayan. So, dito sa Clock Tower Museum, meron tayong malaking upuan. Ayan. Ito yung upuan na to. Hindi ko lang tatanong natin kung pwede siyang upuan. Sir, pwede ba siyang upuan? Itong, pwede. Ayan. So, yun. Sir, pwede rin pa umakit sa taas? Saglit lang ako. Okay. Thank you. Ito, meron isang artist din. Nakikita ko lang sa Facebook, si Mr. Ricky. Ayan. Francisco, no? Ayan, ito yung mga gawa niya. More on abstract siya. Ayan. Alright. Yung maganda sa museum na to, meron siyang space parang sa mga artist dito. Siguro sa Manila, o baka siguro pwede sila mag-invite sa mga probinsya, no? Mga province artists na pwede mag-exhibit dito. So nagamit yung space na to para mapakita yung mga gawa ng mga local artists. Yan. So akita tayo sa taas, sa pinaka-clock tower. Yan. Right. So ito na siya. Ito yung pinakataas niya. Ayan. May naka-exhibit dito ng mga fashion design. Yeah. Actually, pagpasok mo rito sa Clock Tower Museum, wala siyang entrance. So libre, basta magpa-schedule ka lang. Hindi ka pwede mag-walk-in, no? Hanapin mo lang yung FB page ng Clock Tower Museum, then mag-message kayo para sa booking ng pagpunta nyo rito. So hindi lang mga artwork ang makikita nyo. May mga sculpture, fashion design, tapos may mga figurine dito, no? Yung mga mini sculpture. Mayroon ding manga. So yun, parang meron siyang siguro sa mga opening, no? So dito yung mga parang good setup nila. So akit tayo, ito yung mga gawa ng mga fashion designer. Parang Imelda style. Ito yung mga artwork. Ma'am, excuse me, pwede magtanong, hanggang kailan yung exhibit dito? Usually po kasi, bago lang po ito, but every 3 to 6 months, nagpapalisto kami ng artist. Ah, okay. Paano siya mag-exhibit? Just send a proposal? I don't really know, sir, pero usually,
So every 3 months may nakasala na naka-line up na. Susunod. Okay. So hanggang ano oras dito sa Clock Tower Museum? 10 to 3 p.m. Every Tuesday to Friday. Si Ate, ano pangalan ni Ate? Si Ma'am? Arely, okay. Dito sa Camp Attack Channel ko, hindi lang pagka-camping at travel, no? So, pinakita ko sa inyo yung pagmamahal mo sa sining at kultura. So, nandito, nakikita mo na sa Clock Tower Museum yung mga gawang Pilipino. Pang hindi lang pang local, pang international pa. So, sige po. Salamat po. Thank you, sir. So, okay tayo sa taas. Ito yung pinaka-last part, no? No, sir. Actually, hanggang 7th floor po yung ito? First time natin mapasok to Clock Tower Museum na libre. Saan ka pa? Sa Maynila, no? No? Gusto mo ba magbayad ka? Eh dito libre lang. Magpabook ka lang. Mas magpa-schedule ka lang. Yeah. Alright. Yeah. Imagine mo pati bintana. May design. Ayan. May bago na pong mayor. Hindi, sige po. Sige, tuloy mo lang. May bago na pong mayora. So, mamaya, mag-video tayo dyan, no? Ma-vlog natin. Ipa-vlog natin ang bagong mayor ng Maynila. Mamaya, uupo tayo doon. Hello. Panoorin nyo sa Camp Attack Channel. Camp Attack Channel? Camp Attack. Camp Attack. Camp Attack. C-A-M-P-A-T-T-A-C-K. Okay, kayo, kayo. So, isa sa mga bisita rito sa mga Clock Tower Museum. Lahat kayo taga Maynila? Yes! Ikaw! Lahat ako taga Maynila, lumipat na ako ng bahay. Hindi ka nag-earth. Ayun. Ito yung makikita nyo sa Clock Tower Museum. So, nandito, lahat yung mga naging mayor ng Maynila. Tower Museum, pwede kang mag-photo op dito, no? Katulad dito, opisina ng mayora o mayor ng Maynila. Ganito ang magiging itsura. Yan, alright. Alright, hello mga kapapi. Nandito tayo sa Clock Tower Museum. Pinapakita na natin yung mga gawa ng mga local artists sa Pilipinas. Siyempre, pag talaga paliging mayor ka ng Maynila, isa ang Clock Tower ng Maynila City Hall ay isang iconic trademark ng Maynila. Ang Clock Tower ay inihayag noong 1930s bilang pinakamalaking clock tower sa Pilipinas. Ang hexagonal shaped tower ay may isang pulang mukhang orasan na nakalagay sa tatlong paset nito. Kailan ginawa ang Manila Clock Tower? Noong 1930s, ang Manila Clock Tower ay dinisenyo ng sikat na si Antonio Toledo at natapos noong 1930s. Ang arkitektura ay natayo sa isang matayog na taas na halos 100 talampakan ng taas. Isa itong pinakamalaking tore ng orasan sa Pilipinas. And here, you can see the colorful of the Manila Clock Tower. And beside the Manila Clock Tower is the darkest dark color of the environment. It shows that we need to protect and we need to protect the nature since it can give us many opportunities and also it can give us life. Thank you.
umakyat ulit tayo. So hindi ko na nabilang kung ilang stairs tayo, pero sabi nung nakausap ko nung nagtutur dito sa Clock Tower Museum, mga 7 floor daw to. Ito na yata. Oh. Alright. Ang ganda ng taas. Guys, tanong mo dito 316, no? Para ka na yung nakakit sa Big Ben ng London. Diba? Saan ka pa pupunta? Diba? Libre lang to. Tara na. Punta ka dito sa Maynila. Dito sa Clock Tower Museum, meron silang mga nakalagay na Philippine Standard Time. Ito yung West Clock. Okay. Meron siyang makinarya dito. No? Tapos ito naman, pag sinabing West Clock, facing Intramuros. So mula roon, Intramuros yun. Then, itong sa side naman, tignan natin yung Intramuros na sinasabi ng West Clock. Ayun, Intramuros nga. So ito naman, sa South Clock, tumutunog siya, no? Ayan. Hindi ko lang kung minuto siya or per hour siya tumutunog. So sa South Clock, ayan. Facing Rizal Park sa Luneta. Alright. Medyo makitid yung daan. Ayan. Tinan mo. Yan ang sukat ng sapatos. Hindi siya pwedeng magdalawahan ng makyat, no? So, magiging boy katulad nito. Pinakasilubong ako. Aatras siya. Ayan. Ayan. Wow! For the first time, nakad na rin natin. Ito pala yung itsura ng Clock Tower Museum. Guys, libre dito pumunta ha. Pero magpa-schedule muna kayo ng booking